Hi! Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid, at salamat sa Diyos. Tayo muling nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral ng kanyang salita. At ang ating title ay Confidence in the Lord. No? Sa Diyos ang kapurihan sa ating tatalakayin sa araw na ito. At tunay nga na napakahalaga na itong mensahe para sa ating lahat. No? Yung ating kumpiyansa, yung confidence ay tunay na dapat ay sa Panginoon lang. No? Sabi sa Proverbs 14 sa verse 26 or sa Tagalog kawikaan, no? Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Amen. At basahin natin sa English version. Sabi dito, in the fear of the Lord, one has strong confidence and his children will have a refuge. Amen. Tunay nga ang paggalang or yung pagkatakot, no? Yung sinasabing pagtakot dito or paggalang sa Diyos is yung kilala mo ang Panginoon, meron kang relationship sa Kanya, bilang siya ang iyong ama, bilang ikaw ay anak ng Diyos, no? At yung pagsunod sa Kanya, dahil tunay nga na ito, dun ang gagaling yung ating katatagan, no? Yung kapayapaan, no? Sabi, dulot ay kapayapaan, at sa English, confidence, no? One has strong confidence, at tunay na ikaw ay magkakaroon ng katatagan, no? Hindi lang sa iyo, kundi sa buong mong sambahayan. Kung ikaw ay magulang, no? Kasama na doon yung iyong mga anak na tunay na poprotektahan ng Panginoon sapagkat ang iyong confidence, no, or yung kumpiyansa mo ay sa Panginoon. Amen. At tunay nga na ang nais ng Panginoon, ating buong sambahayan ay makakilala, no, sa Kanya, walang iba kundi sa Kanya at sumunod, no, sa Kanyang lahat ng pinag-uutos. At tunay na patuloy tayong magkakaroon ng tinatawag na confidence in the Lord if we have fear and if we obey the will of God in our lives. Amen. At sa next verse na ating babasahin sa unang Juan, no? Sabi sa chapter 3, beginning at verse 19, dito nga natin matitiyak na tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo usigin nito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Amen. Sa next slide, ang sabi dito, mga minamahal, kung hindi tayo inusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos, sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo, at magmahalan tayo gaya ng inutos ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Amen. So, yun ang napakaganda, napakasimple ng paliwanag ng binasa nating sintas, no? Ng chapter 3 ng John 19-24, no? So magkakaroon tayo ng kapanatagan or ibig sabihin kumpiyansa, no? Hindi tayo uusugin ng ating budhi or sa English yung ginamit doon is conscience, no? Or konsyensya. Na tayo kapag kasi tayo inuusig ng ating budhi sa ating binasa, merong hadlang, no? Sa ating pagsunod sa Panginoon, merong hadlang sa ating mga panalangin, no? Ano ba yung pwedeng umusig sa atin, no? Yung mga guilt, no? Yung mga nagawa nating mga kasalanan, yung mga pagkukulang natin sa Panginoon, or meron tayong kagalit, or meron kang nasabihan na hindi maganda. Amen. Yun talaga, uusigin ka yung konsensya mo nun. At mawawala yung kumpiyansa mo, yung confidence mo. No? Kaya nga napakahalaga nung unang mga salita na sinabi doon, no? Na kapag tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos, ay tunay na panatag ang ating kalooban. At matatanggap natin kung ano man yung hiniling natin sa Kanya. Amen. Alam natin matatanggap natin yun, no? Dahil alam natin yung kalooban ng Panginoon. At ang utos nga ng Panginoon, no? Ano yung Kanyang utos? Sumampalataya tayo sa Kanyang anak. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At magmahalan tayo gaya ng inutos din, no? Ng Panginoong Jesucristo sa atin. Anong pag-ibig yun, no? Anong pagmamahal yun? Pagmamahal na gaya ng pagmamahal ng Diyos, no? Tinuruan niya tayo magmahal. Hindi tayo natutong magmahal based doon sa mga bagay or sa mga tao na nagpakita ng mga mabubuting bagay. Hindi lang yun, no? Kung hindi sa pamamagitan ng
pagsakripisyo ng Diyos, no, sa kanyang bugtong na anak upang tayo iligtas. Yun ang tunay na pagmamahal, unconditional love, no, o tinatawag na agape love, perfect love, no, ganap na pag-ibig. At tunay nga sa ganang ating sarili, hindi natin na kaya yun na magawa sa ating kapwa. Ang sabi pa ng utos ng Panginoon, ibigin mo maging ang iyong kaaway. Napakahirap nun. Amen? Ibigin mo kahit yung mga sumisira sa iyo, nanchichismis sa iyo, yung mga gumugulo sa iyo, nagpa-persecute sa iyo. Pakainin mo, no? Painumin mo. Yun ang sabi ng Panginoon. Eh. Napakahirap sa ganang ating sarili, kaya napakalahalaga nung pagsampalataya. Amen? At yung pagsampalataya ay nanggagaling yun sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pag obey, no, pagsunod sa kanyang utos, at doon din nanggagaling yung ating confidence, no, sa lahat ng bagay, no. Hindi tayo yung talagang laging balisa or alala sa buhay. Bakit? Dahil alam natin na tayo ay nasa panig ng katotohanan, katulad ng binasa natin, nasa panig tayo ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, no. So your confidence now is in the Lord. Why? Because you fear God, you obey His word, no? At yung conscience mo ay malinis. Why? Because you confess your sins to God, no? Kung maalala niyo, sabi sa 1 John 1:9, amen? Sabi doon na, if you confess your sins to God, He is faithful and just to forgive your sins, no? Huwag lang tayong magtago sa Panginoon, no? Nakatulad nung, kung maalala niyo, si Adam, amen? Nung nagkasala sila ni Eva, ay nagtago sila, no? Sa Panginoon. Huwag tayong magtago mula sa Panginoon. Magtago tayo sa mismo, sa presensya ng Diyos. Amen. Naunawaan po ba natin, no? Do not, kumbaga sa English, do not hide from God. Hide in God. Amen. Dahil yung kumpiyansa natin ay tunay na nanggagaling sa Panginoon. No? Kung sa kabila ng mga suliranin, problema, go to your secret place where God is in the presence of the Lord. No? Confidence in the Lord. Na kahit anong mangyari sa buhay natin, sa kabila ng mga unos, no? Andun pa rin yung kumpiyansa natin. Andun pa rin yung sigla natin. Andun pa rin yung kagalakan. Sapagkat ang kagalakan natin o yung kumpiyansa natin ay hindi nakabase sa sitwasyon, sa kung anong meron tayo, sa kung sino tayo. Nakabase ang ating katatagan o kumpiyansa sa kung sino ang ating Diyos na sinasampalatayanan. Amen? Kaya sabi, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. Doon pala natin malalaman yun, no? Kung nananatili ka sa Diyos, kasama mo ang Panginoon, no? Andun yung kumpiyansa mo. Bakit, no? Dahil ikaw ay, alam mo nga, nagsusumikap ka na sundin ang mga utos ng Diyos. At nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Amen? Hindi ka iiwan ng Panginoon. Nalalaman natin nananatili siya sa atin, papaanong paraan, sa pamamagitan ng Espiritong pinagkaloob niya sa atin. Ang banal na Espiritu. Malalaman natin, no, na mararanasan natin yung kapangyarihan ng Diyos through His Holy Spirit, no, na sa kung anumang desisyon, no, talagang andun yung gabay at patnubay ng Panginoon saan ka man pumunta. Amen. Hindi ka talagang hindi ka talaga yung malulugmok sa problema sapagkat kasama mo ang Panginoon. Amen. Hindi nawawala ang problema hanggat nandito tayo sa mundo. Ngunit ang mahalaga ay kasama natin ng Panginoon na mas malaki sa kahit anumang problema ng mundo. Amen. So focus on God, no? Have confidence in the Lord. Amen. Paano, no? By obeying His word. Amen. By obeying His commandments and putting our faith in Him alone. Amen. Sa next chapter na babasahin natin, no? Sabi dito sa 1 John 5, beginning at verse 1, ang bawat sumasampalataya ng si Jesus, ang siyang Kristo, ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. So next, sabi, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Amen? At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakahalaga po, no? Yung ating talagang pagkakilala. At sabi dito, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen? Balik tayo sa verse 1, no? Isa-isahin natin.
para talagang maunawaan natin. Sabi, bawat sumasampalatay or bawat believer, no? Yung kung gagamitin natin yung sinasabi sa yung terminology sa Bible, yung mga believers, followers of the Lord Jesus Christ, no? At naniniwala siya ang Kristo, ano yung Kristo, the anointed one, the Messiah, our Savior, na siya yung talagang pinangako ng Panginoon, pinadala upang ibig sabihin sagipin or iligtas yung kanyang mga yung bayan, no? Yung kanyang mga nilalang mula sa kanilang mga kasalanan, no? So walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo ay ang anak ng Diyos na siyang dapat nating sampalatayanan. Sabi, sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa Anak. Amen? They are one, the Father God and the Holy Ghost. Ito ang palatandaang iniibig natin ng mga anak ng Diyos. Amen? Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. So ano yung palatandaan na iniibig natin yung mga anak ng Diyos, no? At actually, hindi lang exclusive sa mga anak ng Diyos, kundi maging sa mga unbelievers, no? Para din sila ay maging anak ng Diyos. Amen? So, napakahirap na task yun para sa atin, no? Pero ang pinakasusi, no? Ay yung pagsampalataya sa Panginoong Jesus, no? Walang iba kundi sa Panginoong Jesus lamang yung ating faith, no? At yung ating pag-ibig. Kaya sabi, kung iniibig natin ng Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Amen? So lahat, dapat alamin natin kung ano yung kalooban ng Diyos, yung kanyang mga pinag-uutos, no? Sa kahit anong sitwasyon. Sa pagpapamilya, no? Sa trabaho, sa negosyo, ano ba yung mga utos ng Diyos, no? So naalala ko nung Sunday, junior ni Nanay Tess at ni Pastor Mac, no? About doon sa pagnenegosyo, no? Yung timbangan. Amen. Na dapat ay tama ang sukat, no? Tayo ay dapat tapat sa ating kapwa. Amen. Dahil ang pangalawang dakilang utos ay pag-ibig sa kapwa gaya ng ating sarili. At ang una, syempre, pag-ibig sa Diyos, buong puso, buong katapatan, buong kaluluwa, buong kalakasan, pag-iisip. Amen. At sabi pa sa ating next verse, sapagkat ang tunay na pag-ibig, no? So, in-emphasize dito yung true love. Ano 'yun? Sa Diyos, no? Ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Amen. So paano malalaman kung ikaw ay talagang umiibig sa Diyos? Sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos. Amen. At sabi pa dito, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. So, dito sa nabasa natin, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang utos. Pero bakit maraming mga Kristiyano, no, na nahihirapan sundin yung utos ng Panginoon? Alam na po ba natin kung bakit? Amen. Dahil meron tayong laban, no? Yung binanggit natin kanina, yung laban doon is yung konsyensya mo. Amen. Yung inuusig, no? Yung guilt, you are guilt driven. No? At hindi ka ngayon na yung isip mo magulo, no? Hindi ka makapanalangin ng ayos, no? Hindi mo narinig ang boses ng Diyos. Why? There are a lot of distraction. Na marami kang ginagawa, no? Kaya nga sabi, huwag tayong makiayon, eh. Sa Romans 12:2, ang sabi nun, huwag tayong makiayon sa mga pattern, no? Ibig sabihin, yung sa takbo ng sanlibutan ito. Amen? Kundi magbago na tayo ng pag-iisip. Amen? Upang maunawaan natin at malaman natin kung ano ang ganap at kalugod-lugod sa Diyos. Amen? So talagang napakahalaga ng ating mga dapat ginagawa ay inaalam natin na ito ba ay kalooban ng Panginoon, at according ba to sa utos ng Panginoon. Amen? Sabi dito, hindi naman napakahirap sundin, no? Pero bakit marami hirap na hirap? Dahil nga, kadalasan, mas lumalakas yung laman natin kaysa yung sa spiritual na buhay natin. Bakit? Mas marami tayong oras, eh, sa mga bagay sa mundo kaysa oras sa Diyos. Marami nga, kahit sinasabi nila sila ay anak ng Diyos, sila ay Kristiyano, wala silang oras sa Panginoon. Amen? Sasabihin nila, they are busy, no? So, if you are too busy to pray, you are busy talaga, no? So, spend more time with God, no? Marami, inuubos ang oras, social media, online games, mga kabataan, no? Sa panonood ng movies, Netflix, no? Ang daming distractions, cellphone, mga kung ano-anong mga activities sa cellphone, or kung anong mga affairs sa mundo. Amen. So kaya nahihirapan tayong sundin
ang utos ng Panginoon. Why? Dahil konti lang ang nilalaan nating oras para sa Panginoon. Amen. So this 2021, kapatid, no, more time with God. No? Sabi nga sa Bible, more of God, less of me. Amen. I think that's on John, the book of John. No? Maiangat ang Panginoon. He must increase, I must decrease. Amen. So that, yung confidence natin ay laging nandoon. Ibig sabihin na kasi nandun tayo, nananatili tayo sa Panginoon. Eh. Sa pagsunod sa kanyang utos, doon natin nalalaman na tayo nananatili sa kanya. Amen. Kaya naman sinabi dito, ay hindi naman napakahirap. No? Bakit? Dahil na ang kausap dito ni John the Apostle, ay yung talagang mga sumasampalataya, yung talagang mainit. No? You are on fire. No? Sa paglilingkod, sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Doon naka-address ito eh. Itong title natin, itong mensaheng ito. Amen. Kaya nga sa Revelation, kung maalala nyo, no? Sabi, kung ikaw ay maligamgam, no? Hindi ka mainit sa Panginoon. Or sabi, you are not cold or nor hot. You are lukewarm. Ang sabi doon, I will spit you out of my mouth. Amen. Sabi ng Panginoon doon sa isang church doon, no? Because yung tinutukoy sa seven churches. Amen. So, ganoon po. Ang dapat natin gawin ay mas dapat marami tayong oras sa Panginoon, no? Kaysa sa mga bagay sa mundo. Amen. So, learn, no? Pray more and more, fast. Amen. Hindi lang yun sa pagkain, no? But basically, that's food, no? You skip meal or a day of food or days. At talaga itutuon mo yon sa prayer and fasting. Amen. So tatalakayin natin yan sa mga susunod. Napakahalaga din nun. Para yung talagang confidence natin buong-buo, no? Yung konsensya mo talagang malinis, no? Yun ang paraan ng Panginoon eh. Tayo ay talagang tumaas sa pananampalataya pagkakilala sa kanya. Sabi, sapagkat napapagtagumpayan ito, hindi lang confidence yung matatamo natin. Amen. Sa pagsunod, no? Sa Panginoon. Sa patuloy na pagtaas na yung antas ng pananampalataya natin, hindi lang kumpiyansa ang ating matatamo. Kung hindi, pagtatagumpay. O patuloy na tagumpay sa buhay. No? Sapagkat na pagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Amen? At ang tatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun dapat natin ipataas sa ating buhay, yung pananampalataya. No? Paano, no? Meditate on God's word. Pray. Fast. Obey God's will in your life. Amen? Share the word of God in ating great commission. Pray for one another. Love one another as Christ loved us. Amen? At talagang yung spiritual na buhay natin, no, yung ating faith, ay tunay na tataas, no, lalakas. And it can move mountains, no? So tayo ay magtatagumpay, tuloy-tuloy yan sa buhay natin. Amen. Kapatid, nais mo magtagumpay sa iyong buhay? That's the question, no? Ito ang dapat nating gawin, pagsunod, no? Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, all these things shall be added unto you. Kasama na doon yung confidence, no, sa buhay, katatagan, kapayapaan at pagtatagumpay sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Amen? At sa next slide natin, no? Tapos na po tayo. Sabi, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ito ay question, no? Sino? No? At makikita nyo dito sa binasa nating sentence na to, laban sa sanlibutan. Against. Diba? Sa mga bagay sa sanlibutan. Amen? Pero kung ikaw ay kaibigan ng sanlibutan, ibig sabihin ikaw ay kalaban. Or ikaw ay kumukontra sa kalooban ng Panginoon. Doon pala nahihirapan ang mga anak ng Diyos or mga sinasabing mga Kristiyano or believers sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Bakit? Dahil they have affairs, no? Sa mga bagay sa sanlibutan. They are of the world, no? Tandaan po natin, we are in the world, but we are not of the world. Bakit? We are citizens of heaven. Amen?
That's why we are more than conquerors. Bakit? We are citizens of heaven. Tayo ay mananagumpay, tuloy-tuloy na tagumpay. Eh bakit maraming sinasabi na anak ng Diyos ay talunan? Why? Because they are of the world. Amen? Matatalo ka talaga kung ikaw ay makasanlibutan. Amen? Kaya nga, ano sabi? Sino yung mga nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Nakasentro yung buhay mo sa Panginoong Jesus. At tiyak at matatagumpay ka sa lahat ng aspeto in every area of your life. No? Because Jesus is with you. Because Jesus conquered the grave and Jesus said, John 16 verse 33, no? In this world you will have tribulation but take heart. No? At sinabi niya pa, do not let your heart be troubled. Trust in God, trust also in me. Take heart. I have overcome the world. Yun ang sabi ng Panginoon. If God is with us, who can be against us? No? Yun po yung question sa atin. Are you always with the Lord? No? Or kapag linggo lang, no? Sama mo ang Panginoon. No? Pero Lunes hanggang Sabado, sanlibutan ka. Kaya sobrang yung confidence mo, wala. No? Konting problema lang, pinapalaki mo, or lumalaki, pinapalala, pinapatagal. Why? Dahil hindi mo nalalaman, no? Unconsciously, ikaw na ay mas malakas na sa laman kaysa sa iyong buhay, espiritu, sa spiritual na buhay mo, no? O relasyon mo sa Panginoon, yun sa iyong pananampalataya. Kaya naman kapatid, no? Patatagin natin yung ating kumpiyansa, yung ating natawag na confidence in the Lord sa pamamagitan ng pagsunod, no, sa Panginoon, pagkilala sa Kanya more and more in our lives. Amen? Shut the door of distraction when you pray. No? Shut mo muna yung shut down muna yung cellphone mo or kung anong mga kinagawa mo sa bagay sa sanlibutan. No? And then talk to God. Amen. Confess your sins. Malinis yung konsyensya mo. Amen. And the peace of God that surpasseth all understanding. Diba? Yun ang iyong mararamdaman, mararanasan. No? And you will get answered prayers. No? When you get answered prayers, you can have your testimony, no? About the goodness of the Lord in your life. And when you have that good testimony, amen, that's the harvest time. You are salt and light in this world. Amen? Sa Diyos ang kapurihan at ang buong karangalan, pagsamba. Amen? Tayo manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Ama, sa mensahe pinahatid mo sa amin. Sa hapong ito, Lord, na ang aming kumpiyansa ay maging buo ng sagayon, Lord, na walang maging hadlang sa aming paglapit sa iyo. At tunay nga, Lord, mangyayari lang iyon kung aming pananampalataya at pagsunod sa iyo ay tuloy-tuloy, Panginoon, at tumataas ang aming pagkakilala, pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, Ama, sa mga bagay na aming mga dapat bitawan, Panginoon, upang kami ay lumago sa pananampalataya, O Diyos. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. And yes, Lord God, we want to know you more and more. Your will be done in our lives, Panginoon. And may you continue to use us mightily as salt and light in this world, Panginoon. To declare your praises, Panginoon, declare your righteousness in our lives, O God. Thank you, Lord, for your goodness, your love endures forever. Thank you, Lord, for loving us, and we love you because you first loved us, O God. We give you praise, Father, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen and amen. Salamat sa Panginoon, kapatid. Until next week, to God be the glory. You stay with Jesus and share Jesus in your family and in all the world. Amen. God bless you all.